Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi naman po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng Katotohanan ng ating pag-usapan. At ngayon po, meron po akong ihahatid sa inyo na isa pong napakagandang article which I read. And I asked the permission of the owner of this, no, si Brother Dwayne M. Cartuhano, ang aming pong mentor. Napakaganda, he discusses about the 4 important things we need to know within regard sa ecumenism. Apat na bagay na dapat nating ipaliwanag tungkol sa sinasabi o tinatawag nating ecumenism. Mga kapatid, no? Ecumenism, ano nga ba ito, no? Paano ba natin isasabuhay o uunawain ang bagay na ito? Ipaliwanag kung ano talaga ang tunay na layunin ng ecumenism. Yan ang number 1. Paano natin ipapaliwanag? Ito po. Ang ecumenism ay hindi nangangahulugan na ang mga Katoliko ay hindi na kailangang alamin ang kanilang pananampalataya. Dahil irerespeto na lang natin ang mga kapatid natin sa hindi mga Katoliko, sa kabila nito, kailangan nating alamin ng ating pananampalataya. Sabi nga ni Cardinal Jose F. Advincula Jr., "How can you participate in ecumenism if you do not know your Catholic faith?" So yan po, malinaw po yan mga kapatid. So hindi po tayo pwedeng mag-participate into that ecumenism. Sasabihin natin kasi karamihan sa atin, defensa na lang ang defense mechanism na lang yung ecumenism for them na hindi sila nakakapagdepensa ng pananampalatayang Katoliko. Yung mga tamad ba sa pag-aaral ng pananampalatayang Katoliko, depensa na lang yung ecumenism para sa kanila. Pero ang katotohanan niyan, how could you have this ecumenism to other religion if you yourself do not know your Catholic faith, no? The main purpose of ecumenism is not to get Christians to all communities, to treat each other with charity and respect, to try to understand what the other group is saying and doing, and why, to presume all are sincerely trying to follow Jesus, but to take seriously that our church tradition is, and try to understand and live it better. Beyond that, it means quite different things depending on who the other group is. Yan ha? Ecumenical dialogue with Orthodox Christian is very different from dialogue with Episcopalians, Lutherans, and Evangelical Protestant. But it challenges us to understand and live more deeply our own faith. Yan yung first point na kailangan nating alalahanin or para maunawaan natin ang tinatawag na ecumenism. And the second one, ipapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng salitang respeto na sinasabi sa ecumenism. Ito kasi, no, karamihan kasi sa atin, no, sinasabi ng karamihan sa atin to defend ourselves na yun nga, tamad tayo sa pag-aaral ng pananampalataya, respetuhin muna lang sila. Which is wrong. Hindi po ganyan. Mahalaga ang pagbibigay ng respeto sa sinumang tao, anuman ang kanyang relihiyon. Ngunit, ang respeto na sinasabi sa ecumenism ay nangangahulugan na ang sinumang Katoliko ay pwede nang dumalo at makinig sa pangangaral ng mga grupong kabilang sa ecumenism at tatanggapin ang anumang itunuturo doktrina dahil sa respeto nila ang mga taong ito. Yan ba? Yun ba yung totoong sinasabi ng ecumenism? Respetuhin mo na lang ang kanilang itinuturo. Kahit mali ha, re-respetuhin mo ang kanilang itinuturo dahil sa ecumenism. Ito po ha, marami na sa mga kababayan nating mga Katoliko ang tinatanggap ang anumang itinuturo sa kanila. Kahit labag sa aral ng Iglesia Katolika sa kadahilan ng nire-respeto nila ang mga nagtuturong protestanteng pastor. Hindi po ganun mga kapatid, mali po yun. Dapat bang respetuhin mo ang mali? Mali na nga eh. Katulad nito, nangaral sa harapan mo yung pastor na, ang mga Katoliko, mali ang ginagawa, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Re-respetuhin mo lang ba yun? Eh kung ikaw, dahil wala ka namang, yun nga, yung mga tamad sa pag-aaral ng pananampalatayang Katoliko, yun lang sasabihin nila, respetuhin na lang natin. No? Kasi walang isasagot. No? We are obliged to respect all human beings as made in the image and likeness of God. We respect other religious groups as people reaching out to find God.
The central and ultimate mass mystery we respect, especially Jews and other Christians, because we all have received the same biblical tradition in the Old Testament, where we hear how God called the children of Abraham. And we most particularly respect other Christians as people who want to be disciples of Jesus. There are today a number of different groups, and we call them by the modern Protestant term, denomination. So dumadami yung denomination ng mga other Protestants, no? Kaya hindi talaga maganda na gagamitin mo yung word na respeto, respect mo na lang even though mali ang itinuturo sa iyo. Tandaan mo yan, mga kapatid. And they differ among themselves in a variety of ways. None of them is perfect, but all of them are presumably trying to find the most authentic way to live out this discipleship. We're not at war with each other, not competing in a game. So, while we continue to affirm the tradition and theological convictions that form us as Catholic, we recognize that other Christians too are trying to live a genuine Christian life. Yun, kinikonsider natin yan. And we want to encourage them in that. Okay? We differ on the details and the institutions of discipleship, but we are all trying to follow Jesus. So the right approach, we disagree, is to speak the truth in love. In Ephesians 4:15, as St. Paul says, to witness in humility to our understanding of the revealed truth and hear how they understand it. We respect them as mentioned above, but it does not mean that we must accept their doctrines that contradicts in the teachings of the Catholic Church. To further understand this, refer to the decree of Vatican II, encyclical of 1994, Ut Unum Sint, yan, patungkol sa ecumenism. Yan yung sinasabi ng Vatican II on ecumenism, unitatis, written gratio, and Pope John Paul II. So, hindi po nangangahulugan na kapag sinabi o ginamit natin yung katagang respeto, ay ibig sabihin, ay papayagan o hahayaan lamang natin na ang mga maling turo ng mga pastor ay tatanggapin natin as a respect of their religion. Wrong! Number 3, ipaliwanag kung bakit nating itinuturing na mga Kristiyano ang mga kapatid na nasa listahan ng ecumenism kahit hindi sila mga Katoliko. Ito, kailangan talaga ipaliwanag bakit they are called also a Christian even though they are not belong to the Catholic Church. Ito po mga kapatid. Kung hindi natin ito ipapaliwanag ng mabuti, ay posibleng iisipin ng mga kapwa natin Katoliko ang mga sumusunod. Ito ha, kung hindi natin ipapaliwanag yung konsepto ng Christian word, na yung katagang Christian o Kristiyano, ay pwedeng mamamali ang pananaw ng mga kapwa natin Katoliko. Una, dahil Kristiyano din naman sila, siguro pwede na rin akong gumaya sa kanila na hindi na ako mangungumisal sa mga pare. One of the possible thing, kapag hindi natin na-explain ng mabuti, yung totoong Kristiyano, hindi na sila kukumpisal. Dahil ang totoong Kristiyano, mga kapatid, ay nangungumpisal po yan. In John chapter 20, verse 21 to 23, the authority was given to the apostles. The apostles also passed it to the priest in 1 Peter chapter 2, verse 5. So, kailangan mangumpisal ang totoong Kristiyano. Okay? Second, dahil Kristiyano din naman sila, siguro, pwede na rin akong sumama sa kanilang pagsamba at hindi na ako dadalo ng banal na misa. This is worst also, mga kapatid. Kapag hindi natin napaliwanag yung totoong konsepto ng Christian or Kristiyano, ay mamamali sila. Hindi na sila pupunta sa church to attend the mass, to receive Christ in the sacrament of Holy Communion. Na kung saan po, in Acts chapter 2, verse 42, ay ginagawa po yan daily, no? They receive body of Christ daily. Kapag nangyari na hindi natin naipaliwanag na mabuti sa mga kapwa nating Katoliko, posible po sila na hindi na dumalo sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, dahil Kristiyano din naman sila, siguro pwede na rin akong hindi mag-sign of the cross katulad nila. Ito pa,
alam natin mga kapatid in 1 Corinthians 1:18 na ang cross na inilalagay natin sa ating katawan, we believe that this is the power of God. Pero para sa mga foolish, no? Para sa mga hangal ay yun ay walang kabuluhan. Pero para sa atin na naniniwala na tayo iniligtas ng Panginoong Jesucristo, power ito. At para din kay St. Paul, wala siyang ibang ipinagmamalaki kundi ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. When we make the sign of the cross, we are a true Christian. Dahil ipinagmamalaki talaga natin mga kapatid ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. And when we make the sign of the cross, we acknowledge the presence of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in our life. In Matthew chapter 28 verse 19, we are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sana po ay yan ang ating maipaliwanag na mabuti kung ano ba talaga ang totoong Kristiyano. And then other reason. Dahil Kristiyano din naman sila, siguro pwede na rin akong magpaturo doon kung paano unawain ang Biblia kapag maraming ginagawa si Father. Yun. Ang mangyayari dito mga kapatid, magtatanong ang sumasakit ang ngipin doon mismo sa mekaniko. Pwede ko ba itong iparepair ang aking ngipin? Ganun yung mangyayari. Eh dahil yung dentista hindi available, yung mekaniko available, tuturuan niya ito na yun. Kahit na mali-mali naman ang kanyang mga procedure. What I mean here, mga kapatid, kailangan talaga kung may katanungan, ang totoong Kristiyano ay nagtatanong sa simbahan. Because the fullness of truth found in the church. In 1 Timothy chapter 3 verse 15. Yan po ang ating mababasa dyan. Since we consider churches that belong to ecumenism as Christian, can we attend their worship instead of hearing Sunday Mass? Ito yung question, ha? Dahil kinukonsider natin na Kristiyano din yung mga nabilong sa ecumenism, pwede na ba tayong sa kanila na lang tayo mag-attend ng kanilang pagsamba instead of our Sunday Mass? Ito po. Normally, that is not the way we express our openness to understand and learn from their Christians, from other Christians, I mean. We should talk with them respectfully, yes? Pray with them for the growth and unity of the churches. Read what their theologians write. But our understanding of the Eucharist is that in it, we share our faith and share in the gift of the Lord's body and blood. In sacramental form, we have always believed that only those who share the same basic faith and are baptized and leading a good Christian life should be admitted to share in the sacrament together. So, join with them in the ecumenical prayer service. We read the scripture with them, talk with them, but if you are a Catholic, keep going regularly to the Catholic Eucharist. Ecumenism does not mean treating all religions, or denominations as if there are no real differences. The Eucharist is the source and the summit of the Christian life and the source of all grace. Yan ang dapat hindi po mawala sa atin talaga, ang Eucharist. No? Ang Eucharist, because this Eucharist is the highest form of prayer in our Catholic faith. Ang apat, tandaan na, ipaliwanag sana ng maayos na ang apologetics ay hindi sumasalungat sa ecumenism. Ito pa ang mali talaga sa karamihang Katoliko. Pag sinabi kasing apologetics, masama ang kanilang pananaw dito. Sumasalungat daw ito sa ecumenism. In which hindi naman po. Sa katunayan po mga kapatid, apologetics help, no? Ecumenism. Yun po yung katotohanan dyan. Sa mga mas nakakaalam, alam nilang mas lalong kailangan ng apologetics. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng iba sa apologetics ay may mga taong sumasali sa apologetics ministry na mali ang ginagawa. May ibang tao naman na ayaw sa apologetics dahil wala silang hilig dito. Ang pagkakaroon ng music ministry ay kailangan para sa simbahan.
Ngunit hindi lahat ay interesadong sumali dito. Kung meron isang membro sa ministry na ito na hindi maganda ang kanyang pamumuhay, tama bang idamay ang lahat ng music ministry sa buong bansa? Hindi naman, di ba? At hindi dapat nararapat ang pasamain ninuman ang isang gawain dahil wala siyang alam sa bagay na ito o hindi ito ang hiling niya. Karamihan kasi sa mga walang alam sa apologetics ay pinapasama ang apologetics. O dahil hindi itong hilig niya, pinapasama. Hindi naman dapat ganyan. Even though St. Paul become also an apologetics, apologist I mean. Mali-mali talaga yung ganyang konsepto na pababayaan mo na lang yung ibang relihiyon. Respeto, respeto. Okay naman, rumispeto tayo mga kapatid. Ang problema lang, dapat wag nating hahayaan na lapastanganin din ng ating pananampalataya. Yan yung purpose ng ecumenism mga kapatid. Hindi para lapastanganin ng ating pananampalataya, kundi na makipag-unite sa ibang sekta ng pananampalataya. Ang apologetics ay hindi sumasalungat sa ecumenism. Bakit po? May mga naririnig ako na para sa kanilang ang layunin ng apologetics ministry ay para makipag-away, kaya ang ilan sa mga pari ng simbahang katoliko ay hindi ito sinusuportahan. Hindi natin itinatanggi na meron talaga tayong mga mababasa sa social media na ang kanilang paraan ng pagtatanggol sa kanilang pananampalataya ay dinadaan sa murahan at nauwi ito sa away. Hindi po natin dinideny yan. Marami naman talagang mga Katoliko na nagdedepensa ng simbahan, pero hindi po pagdedepensa ang ginagawa na katulad ng apologetics or apologist. No? Hindi po ganoon. Sila po ay nagiging polemistic. Nagmumura po sila, polemist ang tawag doon. Hindi po pagdedepensa sa simbahan ang ginagawa na approach ng isang apologetics. Kaya hindi maganda at hindi rin healthy. Subalit, nadadamay itong apologetics, no, mga kapatid. Pero yun nga sinasabi natin, hindi lahat ng sumasali sa apologetics ministry ay ganyan ang ginagawa. Yun yung pinakaklaro dyan. Dahil marami tayong makikitang mga Katoliko na ipinagtatanggol nila ang kanilang pananampalataya sa tamang pamamaraan. Maraming paraan kung paano ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko at hindi nito sinasalungat ang ecumenism. Tingnan nyo si Father Darwin Gitgano. Diba? Tinatanggol naman yung pananampalataya. Hindi naman siya nagmumura. Hindi naman minumura yung kanyang kaharap. Ito mga kapatid ha. Sa Dignitatis Humani number 14. The disciple is bound by a grave obligation toward Christ, his master, even more fully to understand the truth received from him, faithfully to proclaim it, and vigorously to defend it, never be it understood having recourse to means that are incompatible with the spirit of the gospel. Dagdagan natin, lay persons are bound by the obligation and possesses the right to acquire knowledge of Christian doctrine appropriate to a capacity and condition of each in order for them to be able to live according to this doctrine, announce it themselves, defend it if necessary, and take their part in exercising the apostolate. In the Code of Canon Law 229, the theological disciplines and the light of faith and understand the guidance of the magisterium of the church should be so taught that the students will correctly draw out Catholic doctrine from divine revelation, profoundly penetrate it, make it the food of their own spiritual lives, and be enabled to proclaim, explain, and defend it in their priestly ministry. Of Tatam Totius number 16, the way and method in which the Catholic faith is expressed should never become an obstacle to dialogue with our brethren. It is, of course, essential that the doctrine should be clearly presented in its entirety. Nothing is so foreign to the spirit of ecumenism as false Arianism, in which the purity of Catholic doctrine suffers loss and its genuine and certain meaning is clouded. Grabe, no? Madilim ang pananaw talaga ng iba, no, sa ating pananampalataya. At the same time, the Catholic faith must be explained more roundly and precisely in such a way and in
such terms as our separated brethren, and also really understand. Moreover, in ecumenical dialogue, Catholic theologians standing fast by the teaching of the Church and investigating the divine mysteries with the separated brethren must proceed with love for the truth, with charity, and with humility. Unitatis Redintegratio number 11. Yan po mga kapatid ang apat na puntos or apat na bagay na kailangan nating maunawaan kung paano natin maipapaliwanag ng mabuti ang ecumenism sa ating mga kapatid na mga Katoliko. Maraming salamat po dito no sa napakagandang ideya po no ni Brother Dwayne M. Cartujano at sa inyo pong lahat mga kapatid, patuloy po na pag-aralan natin ating pananampalataya at palagi nating pag-uusapan ang katotohanan. Dahil sabi ng Panginoon sa Juan 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, prodeo et ecclesia.